May bubuksan tayo, guys. Galing pa itong France circular saw. Ang problema nito, guys, ang brand pala niya, oh, Parkside. Galing ito sa customer ko, guys, na foreigner, guys. Binigay niya, guys, kasi nga meron ding problema, tapos konting problema, tapos binigay niya lang para baka kaya pa natin ayusin. Yun. Baka kaya pa natin ayusin. So buksan natin, guys. Pero talagang binuksan ko na to, guys. Yun nga lang, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko ginawa. Ito, binuksan ko din to, guys. Ito, dito. Ang problema nito, guys, umandar. Umandar naman ito, pero nawawala. Wala. Meron kasi siyang, ano, guys, speed controller, oh. Speed. Pwede mo siyang hinaan. Yung ikot, pwede mong i-high speed. Ito yung board niya, guys. Dito siya, connected, guys. Dito. Dito siya, dito siya. Tinanggal ko na yan. Kasi, i-direct ko na siya, guys. Ito na yung, ano, ko. Ito na siya. Saan ba, guys? Yan. Parang speed din naman ito. Kung kunting ganyan mo, iikot siya. Bahagya. Tapos, nag-pull ka ng trigger, umikot siya ng malakas. Di ba? Ito yun, guys. Hindi ko napabidyohan kanina. Sige na lang. Ang problema niya, umaandar siya. Tinanggal ko na ito, eh. Tinanggal ko na ito. Tapos, direct ko na siya sa ano niya. So, umaandar siya. Yan nga lang. Nag-spark. Tapos, mahina. Hindi siya masyadong talagang insakto yung pag-ipot niya ba. Wala siyang puwersa. Ang nangyari kasi, guys, itong housing ng carbon brass niya, guys, wala na sa pwesto yung alignment niya, guys. Dapat kasi ganyan. Ito yung alignment na niya talaga. Naayos ko na to, eh. Nung hindi ko pa inayos, nagganyan siya, guys. Hindi na siya na yung carbon brass, wala na sa, hindi na siya naka ano dito sa mga ano niya. Nagpagilid na siya, ganun, pag ganun na. So hindi na siya nag-touch. Ganun din yung sa kabila. So ginawa ko, guys, tinool out ko. Tapos nilinisan ko yung daanan ng housing, tapos pinadikit ko ng dibcon, epoxy. Baka meron ding mangyari sa inyo na ganito, guys. Ang kaso ba? So ganyan lang ginawa ko. Wala namang problema sa mga winding dito. Sa rotor nito, wala naman. Tapos may problema kasi yung speed niya dito, talagang wala nang binibigay na output. Tinanggal ko na lang, direkta ko na siya diretso. Meron naman ganito, eh. Pwede naman dito muna siya i-control yung ano niya, ipot. So testing tayo, guys. Testing tayo, ha. Kita niyo, guys. Kanina, guys, ang spark niya, ang dami, parang nagtalsikan yung ano, kasi yung carbon brass dito sa gilid na kasi. Ganyan, nag-ano na siya, tabingi na siya, tapos yung kabila rin. So, yung kaskas, ng kaskas ng ano niya, yun, tabingi din. Yung carbon brass, hindi siya pantay ang, yung ano niya. So, yun na, guys, oh, kita niyo naman. Parkside, guys, ang brand. Sabi niya sa akin, yung Parkside, hindi daw ito kamahalan sa lugar nila. Tapos, hindi din naman ito yung pinaka-branded. Parang local brand lang, pero matibay naman. Tsaka mura. Iwan ko lang. Hindi ko naman alam, guys. Basta yung sinabi niya. Pero swak na swak ito, guys, kasi, oh, maganda pa ito. Ang gagawin ko dito, ang galing mo natin para si. Gagawan ko to ng DIY na naman. Na ganyan siya. Eh, sorry. Diyan sa table. Parang ano siya. Sa table saw. Yun. I-ano mo lang yung gusto mong putulin. Ganyan. Di ba? At ganyan siya. Di ba, guys? Maganda. Meron tayong ganyan. O, kung ano yung gusto mong putulin, eh, ano mo lang ganyan. Di ba? Tanggalin to. Para, kung meron akong plywood na ikakat, ganyan na lang. Tapos ilalagay ko na to sa, kung saan siya pwede, ano, meron tayong table na magawin. So, yun lang, guys. Ito, anong problema na to, eh. Okay na to dito, eh. Sorry ko na to. So, meron na tayong bagong circular saw. Parkside. Sinong gusto nito, guys, oh? Yun. Dapat meron tayong ganito, guys. Mga portable na drill para madali lang tayo magpas ng mga ganyan, tools. So, dito tayo ngayon, guys, sa ating shop. Shop. Okay. Shop natin, guys. Ayan. Dito tayo ngayon sa shop natin. Okay ba, guys? Shop natin, guys. Okay. Okay na siya.